ainda na escada.
sasama na po natin sa misa na ito ang mga sponsors, mga sumusuporta sa programa natin tuwing Mayo, kung nagbibigay sa inyo ng pagkain at nananalangin para sa patuloy na pagkilos sa pagpaparangal sa mahal na Belen ng mga Bulaklak. Ama namin magkapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakilang walang mali na tahanan mo. Pagibayuin mo ang paglulong ng Espiritu ng iyong nagandaan loob sa iyong sambayanan upang kami lalo sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Amen. Pagsiyong po po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Diyos. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puso, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa harapin. Nagtanong po ako sa sapagkat ako'y lumang." Tugon ng lalaki, "Sino may sabi sa iyo kumad ka?" Tanong ng pang Diyos, "Bakit kumain ka ba ng tuwa ko pagkabawal ko? Kasi pinakain ko ako ng kawain na pinigil niyo sa akin." Tugon ng lalaki, "Bakit mo naman ginawa yun?" Tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari ko yung nilinang ako sa bahay, kaya ako yung natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa akin, "Sa iyong ginawa, may parusang dapat na tanging ikaw lang iyong magdaranas. Ikaw ay nagabang ang hatol ng gawal at alikabong ang pagdaan dapat. Kaya ng babae laging mag-aaway, bunhin mo at bunhin niya ay laging maglalaban. Ito ang lulugo sa ulo ni Iyan at ang sakong niya ay iyong ikaw ang tutuklan." Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang anak ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na nakatayo sa tabi ng krus sa Jesus, ang kagaminaan at kapatid na babae nito, si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ang Jesus sa kanya nila at ang minamahal niyang lagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang mahal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Jesus Kristo. Pagsiyo po ang lahat. Hello! Hi! So, maganda po ba na sa inyo lahat? Magandang gabi po, Father. So, anong gagawin niyo ngayon araw na ito? Anong gagawin niyo? Kayo ay maglalaro. Maglalaro bilang bahagi ng ating programa sa pagpaparangal natin sa Mahal na Birheng Maria. Ang Mahal na Birheng Maria. Ang Reyna ng mga Bulakda. At ang katulad ng ginahayag sa atin, paano natin naging Ina si Maria? Bakit natin tinawag ng Ina si Maria? Ha? Paano natin naging Ina si Maria? Bakit? Ng mga bata? O, bakit natin tinatawag na Ina, ang Mahal na Birheng Maria? Bakit? Mama Mary. Ba't natin tinatawag na Mama? Gawa ni yung gawa ni Jesus. Si bakit? Kasi sinabi ni Jesus na katulad ng itinahin sa Ebanghelyo ngayon, ibinigay ni Jesus si Maria kay Juan na kanyang alagad. Bilang bahagi rin na kung saan ay ibinibigay rin ni Jesus ang kanyang ina sa lahat ng nananalig sa kanya. Alam niyo si Jesus, hindi matakot. Kung anong mayroon siya, binibigay sa atin. Pati ang kanyang nanay, ibinibigay sa atin. Pati ang kanyang amang nasa langit, ibinibigay sa atin. Kaya sa pamamagitan ni Jesus, kasi gusto ni Jesus, yung lahat ng sa kanya ay malibahagi sa atin. Nais niya rin akong pabangon siya inalagaan ni Maria, aalagaan din tayo. At nais niya rin akong papano niya minahal si Maria, ay mamahal din natin si Maria at ang ating mga ina. Mahalo ba ninyong mga nanay? Walang masagot. Mahalo ba ninyong mga nanay? Noong nakaraang linggo, pinag-iwang natin, ha? Ano pinag-iwang natin ng isang linggo? Mother's Day. So, anong regalo ninyo sa inyong nanay? Kayo bagay, niyakap ninyo yung inyong nanay. No?
Pinasalamatan pa rin niyo yung inyong nanay. Kasing inaalagaan tayo at iniluwal tayo sa daigdig na ito. Hindi tayo pinisa. Tayo iniluwal sa daigdig na ito. Kaya tayo magpasalamat sa ating mga nanay at sa nanay natin lahat na walang iba kundi ang mahal na Birhen Maria, ang nanay ni Jesus. At marami yung nagtuturo sa atin. Masana, itong mga nakalipas na mga araw, kayo ay 22 days na, na nagkakatipong, nagdarasal ba kayo? Nagdarasal ba kayo? Kanina, nag-Santo Rosario. No? So, very good. Nagdarasal kayo ng Santo Rosario. English pa. No? Pero sana magpatuloy na. Kaya pahalaga ko, no? Kaya katulad ko ng sports person, kinakailangan ng masanay. Kinakailangan natin ng practice. Kinakailangan natin na patuloy na paggawa ng mabuti. Kasi yung paggawa ng mabuti, hindi lamang minsanan pagmamahal sa nanay ay hindi lang din minsanan. Yan ay inuulit. Kaya hindi mo masama ang inuulit. Kasi yan ay nakatulong para mas mapaganda pa natin ang ating pagkilos. Katulad po ng pag-uulit natin ng ating panalangin. Inuulit natin yung ating panalangin. Isa ba din natin na hindihan. Ulit yung panalangin pa natin maunawaan. Kaya napakalaga po yung pagsasanay. Mahalaga yung pag-uulit. Well, mamaya kayo ay mag-e-sports person. So sa inyong mga laro, kinakailangan na kayo rin kayo nagsasanay. Kinakailangan namin masanay yung ating sarili. Pero sana po, patuloy tayong masanay. Saan? Una, sa panalangin. Masanay tayo magdarasal. Sana po hindi lamang tuwing Mayo kayo nagdarasal. Hindi lamang po tuwing kayo naatin ng misa kayo ay magdasal. Kinakailangan na magsanay kayo na magdasal araw-araw. Pero yung isang panalangin ko nga ay yung maging bahagi ng ating pagkilos. Kasi ngayon, sabi na natin, meron tayo war on drugs. Maraming namamatay. Yan ang sabi ko, isang maganda rin maging practice natin o maging bahagi ng ating pagkilos sa daigdig na internet. Kapag may narinig kayo sa radyo, hindi kaya ay mayroon kayong napanood sa TV, ngayong araw na ito, hindi pa ako nakapakinig ng radyo o ng balita. Sigurado may balita yan na halimbawa ay ngayong araw na ito, tatlo ang pinabay, tatlo ang namabay. So, anong pwede namin gawin? Magdasal kayo sa bawat pinatay ng isang Ama Ninoong Maria. Alam niyo ba yung Ama Ninoong Maria? O sabi-sabi nga, isang mga Ama Ninoong Maria? O, sabi-sabi. O, isa-isa-isa. Aba, 1, 2, 3.
Very good. No? So, every time na may narinig kayo, na mayroong namatay, magdasal kayo ng isa, Aba, Ginoong Maria, para doon sa pinatay, na sana ay magkaroon ng kapayapaan ang kanyang kaluluwa. At ipagdasal ninyo ang pumabay kung sakaling ito ay pinatay. Kung hindi naman pinatay, hindi walang problema. Kung namatay lang sa sakit, ay hindi walang problema. Pero kapag ito ay pinatay, ipagdarasal ninyo ang tumatay. Malay, magbagong loob siya. Siya'y magbagong buhay. Na siya'y huwag na papatay. Bakit? Kasi ang pagpatay ay labag sa utos na. So ang mahal na rin Maria ay sumusunod sa utos ng Diyos. At tayo nilulunan na sumunod sa utos ng Diyos. Kaya ito, no, ang ating bahagi. Magdarasal tayo araw-araw, magkagising, magdasal tayo, magpasalamat tayo sa Diyos, magkakain, bago kumain, magdasal tayo, bago kayo kumain, magkatapos kumain, magdasal din tayo, bago kayo matulog, magdasal din kayo. Ay ito, kapag may narinig kayo, mayroong namatay, magdasal kayo ng isang Aba, Ginoong Maria, sa bawat namatay. Kung tatlo yung namatay, ilang Aba, Ginoong Maria ang pangindarasalin ninyo? Ilang? So, isa sa bawat namatay. Bahagi mo yun, hindi na kailangan natin masala yung ating sarili na manalangin, manalangin. At ito ay makapupulong hindi lang sa ating sarili. Ngunit sa mga taong gumagawa, sa mga taong ating ipinagdarasal. Kasi, ang sabi mo nga, ang panalangin ng mga Aba ay tumatagos hanggang langit hanggat hindi ito nakararating sa kanila patutunguhan. Ay kayo ang isa sa itinuturing na Aba sa banal na kasulatan. Ibig sabihin, kung talagang kayo'y nagdarasal, malakas kayo sa Diyos. Kasi ano, kayo ay mga Aba, mga bata. So sa mga ng Diyos, malakas kayong manalangin. Kaya, gamitin natin ito sa ating pagdalangin. At isama rin po ninyo, isama rin po ninyo kayong mga bata yung ating pagdalangin, lalo-lalo na para sa mga may sakit at sa mga nag-aalaga ng mga may sakit. Katulad ni San Martin Tibores. No? So kaya po yung webis tayo nagdarasal. Ang sabihin nyo rin doon, ano, alimbawa, mayroon kayong kaibigan na may sakit, sabihin mo sa kanya na, ay, ipinagdarasal ka namin, kaming mga parokyano ng San Martin, ano? Pinagdarasal ka namin, na ikaw ba'y bumalik? Kasi tuwing webis, ipinagdarasal ka ng parokya. So, bahagi mo yun. At, samahan ninyo. Samahan ninyo ang parokya sa panalangin para sa mga may sakit. Kaya, panalangin. Ano pa? Pangalawa, ay sa pamamagitan na mabuting gawa. Ang gumawa ng mabuti. So, kayo maglalaro. Kayo ay magtutulungan. Hindi magtutulungan. Ha? Kayo ay magtutulungan. Hindi magtutulungan. Ha? Kasi iba sa inyo, gusto mga manulak para sila at mauna. Hindi. Huwag kayong manulak.
Huwag kayong gumawa ng masama sa inyong kapwa. Maglaro kayo. Pero huwag kayong manakit ng inyong kapwa. Gumawa kayo ng kabutihan. Magtulungan kayo. Asala, marami na ba kayo naging kaibigan? Ngayong mahalin na ito, nadagdagan ba kayong kaibigan? Hindi ba nadagdagan? Dapat mas marami kayong kaibigan, no? Sana mas marami kayong nakakilala, ha? Kilalanin niyo pa yung iba pang hindi pa ninyo nakakilala, ha? Kilalanin niyo sila, makipagkaibigan kayo. Huwag kayong mahiya, ha? Magpakilala kayo. Masabi niyo, ako po si Joyce. No? Para marami kayo, kaibigan. Hindi kaaway, ha? So kayo ay gumawa na kamuhian. Sitip na naman lang ito. Ito lang yung iniwanan ko para sa inyo. Na bahagi na ating pag-inilay para po sa pagpapalakay natin sa mahal na Birheng Maria at sa inyong Sports Fest na nawa patulad ni Maria masanay tayong magdasal. Kasama ni Maria masanay tayong gumawa na kabutihan. Kasi yan yung magaya na ipinibigan ni Jesus na ang isang unang halimbawa ay ang kanyang mahal na Birheng Maria. Ang kanyang ina. Ang birhen ng mga bulaklak. Sibulog namin. Isapin natin ang mahal na ina. Mahal na Birheng Maria. Tulungan mo akong palaging magdasal. Tulungan mo akong palaging gumawa ng mabuti. Upang sa ganun ay makatulog tayo sa panawagan ng ating Panginoon Jesucristo. Sana po ang sports quiz na ito ay makatulong sa ito para marating ang nasa ating pagnanais natin bilang mga tunay na mga anak ng Diyos at kapatid ng ating Panginoon Jesucristo at anak ng ating ina, ang mahal na Birheng Maria. Maraming nagpagatuloy sa kanilang pananampalataya sa pamagitan ng kanilang buhay dahil sa kanilang halimbawa nagdudulot ng inspirasyon sa atin. Tumawag tayo sa Diyos ng aming Ama at sabihin natin sa Kanya, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga tao
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pagsubok na dinaranas nating araw-araw naway, hindi ba magpahina ng ating loob, at sa hilip ay magpalago ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tagapaglingkod ng simbahan, naway magpatuloy ng paglingkura ng Diyos, at ang kanilang kapwa ng buong puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang bilang ng mga kabataan ang nilingkod sa simbahan ay madadagdagan ng buong puso maglingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang gaganapin na Sport Fest naway maging maayos at maging matagumpay para sa lahat ng bumuo at lalabong manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masigasan sa kanilang mithiin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapatanagan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ama, pagkalaban mo kami ng karunungan at nalalagay sa pamagitan ng Banal na Espiritu upang kami maging malalakas at matatapat na saksi sa iyong pag-ibig sa bawat yugto ng aming buhay. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Manalangin kayo mga kabalit o mga paghahain natin ikalugdan ng Diyos Amang Makapangyarihan. Ang kapitawan ng Panginoon, itong pagkain sa iyong mga kapatid, sa katuwiran niya at karangalan sa ating mga
poong sa kanyang kamay. Ama namin lumikar ngayon at tatawang taong anak ay tumutulong nawa sa aming ginagawa ang pangisyon ay niluwal ni Maria na hindi bumawas kung nilalo pa. Nagpaganap sa pagkakirin na ay magpagindaman ng halundan mo ang aming pag-aayin sila pagkabatawan ng mga kasalanan. Sa pagkansya, Panginoon, kasama mo ang Espiritu Santo, magmasawa ng hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Taas sa Diyos ang inyong puso at inyong mga. Kasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Ama namin mga kapangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming masalamatan. Bugod mong pinagpalang maging ina na Jesucristo ang mahal na maling na tupunin na lalalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng kanang magulang bagay. Ikaw ang nagingingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na meron bilang iyong abang halikin. Na iyong binigyang tupunin ko maninga sana ang mong malulubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel sisiyawin ng pabuhay sa iyo ng walang umpay sa kalakitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ngayon ginaman ang matapos sa mamunan, inawagan niya ang kalis. Ngunit kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan ng pan. Ang aming dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
misteryo ng pananampalataya. Tayo yun. Dingin mo ang mga kailangan ng